It's a counterpoint. Kikilanan natin ang taong nasa likod ng Mindanao's ruling. Bubusisihin natin itong naging desisyon ng Korte Suprema na nagbigay daan upang makatanggap ng mas malaking bahagi ng Internal Revenue Allotment o IRA ang local government units mula sa national government. Alamin din natin kung ano ang implikasyon ng Mindanao's ruling sa pagtamasa ng mga mamamayan ng pampublikong serbisyo. Ako si Salvador Salpanelo at ito ang Counterpoint. Ilang araw na ang nakakaraan nung tayo'y magulat, maraming nabigla, sumambulat ang isang balita na ang dating Presidente Gloria Macapagal-Arroyo, na dati ring Speaker of the House of Representatives, ay tinanggalan ng pwesto bilang Senior Deputy Speaker ng Kamara de Representante. Maraming nagulat sapagkat hindi po inaasahan to. Unang-una, ang Presidente Arroyo ay malaking bahagi ang ibinigay, ang kinontribute sa pagpapanalo, pagbubuo. Una, pagbubuo at pagpapanalo ng tinawag na dalawang puwersa, ang lakas, CMD at ang federal, na sinakyang bilang partido ng Pangulong Ferdinand Marcos at itong lakas naman ay kay Sara Duterte. Alam ng lahat kung gaano kalapit ang Vice Presidente Inday Sara kay GMA. Talagang ibinuhos niya ang kanyang panahon, ang kanyang talino, ang kanyang kagalingan upang ipanalo ang tandem na Marcos at Duterte. Pangalawa, maliban pa sa tinulong na ginawa niya, ito pong si dating Presidente Arroyo, siya ho ang isa sa tatlong pinakamataas na opisyal ng lakas CMD. Siya po ay Chairman Emeritus. Ibig sabihin, pinagpipitaganan, ginagalang, kaya kanilagay dyan. Ang presidente ng lakas ay ang Speaker Martin Romualdez na siyang nasa likod ng pagtanggal ni dating Presidente Gloria Macapagal-Arroyo. At ito namang si Inday Sara Duterte ay chairman. So madalit sabi ang tatlong yan, hindi lang sila magkakaalyado, matataas pa ang kanilang mga tungkulin at sama-sama sila nung panahon ng kampanya. Hindi lang yan, pati ngayon nga sa mga biyahe ng Presidente Marcos Jr., magkakasama sila. So, malaking gulat kung bakit tinanggal. Unang-una, yung Senior Deputy Speaker, hindi naman makapangyarihan yun. Ang ginawang dahilan, sabi nila tinatanggalan nila ng mabigat na tungkulin. Unang sagot niya nung tinanggal siya, well, this is a privilege of the House. Pero nung malawa na, nagbigay na siya ng pahayag kasi kumalat nga na kaya siya tinanggal, nagplano siya na i-oust naman si Speaker Martin. At itong si Speaker Martin naman, sa takot, hindi ko maintindi nga kung ba't natatakot, tinanggal siya. Ngayon, sabi, reorganization. Paano mag-reorganization? Iisang posisyon lang ang tinanggal. Pero alam po ninyo, hindi maganda, maliban pa sa yung binigay ko na sa inyong background sa kanila, sa akin binastos. Binastos si PGMA. Alam po ninyo, unang-una sabi ko nga, ba't siya matatakot? Speaker ka, pinsang buo ka ni Presidente Marcos.
at ikaw ang napusuan niya na maging speaker. Ang mga kongresista sa buong Pilipinas, kung sino ang presidente, dun mag-gravitate yan. At ipagpalagay na po natin, although tinanggihan ni PGMA na meron siyang binabalak, ipagpalagay na natin na plinano nga. O ano ba naman yon nung malaman mo? At ito naman ay, unang-una, mas matanda sa'yo. Pangalawa, Chairman Emeritus ng iyong partido. Pangatlo, malaking bagay ang kontribusyon upang kayo'y mapunta sa kapangyarihan at ngayon-ngayon nakikinabang kayo. Ano ba naman yung, ma'am, nilapitan mo? Ma'am, balita ko po eh, tatanggalin niyo raw ako. Oh, eh kung si ma'am naman totoo, sabi niya, oo nga, kasi daming ayaw sa'yo. Oh, pero kung assuming na yan ang sagot, oh, ma'am, ayusin mo natin to, pag-usapan po natin. At kung hindi maayos, ay napakadaling gawa ng pareho ng ginawa ninyo noon nung ikay tumatakbo rin speaker. Lumapit kayo kay Presidente Duterte. Ano ba yung lumapit ka kay Presidente Marcos Jr. para maayos? Madalit sabi, hindi mo ginalang ang inyong samahan, hindi mo inalintana yung tulong na ginawa. Pwede naman yung pag-usapan eh. Kaya nga nung ikaw ay nagmano pagkatapos mong nabastos, sapagkat ang reaction ko, magpakababa ka, humingi ka ng paumanhin dyan. Eh mabuti naman, ginawa mo at napuri nga kita. Pero kung ako ikaw, mabigat ang konsekwensya ng ginawa mo kay GMA. Sa susunod do, ng programa natin, tatalakayin ko yung naging konsekwensya ng pag-alis ng isa sa pinakamataas na opisyal dyan sa lakas dahil nga bilang isang reaksyon sa pagtatanggal ni PGMA bilang Senior Deputy Speaker. Alam po ninyo, sa ating mga Pilipino, tayo po ay malalim ang paggalang natin sa tinatawag na utang na loob. Ano bang ibig sabihin ng utang na loob dito? Tumulong sa inyo yan eh. Tumulong, binuo, sumama sa lahat ng mga lakaran nyo. Eh dun lamang sa, on the base of that, you should have been more respectful. Alam ko gusto mo maging presidente, pero kung ganyan ang diskarte mo, eh sino pa makakagusto siya maging presidente ka ng bansa na nang bastos ka? Hindi maganda yan sa ugaling Pilipino. That's a no-no. Sana ito'y maging aral sa lahat ng nasa kapangyarihan. Sa aming pagbabalik, makakasama natin ang dating House and Means Chairman ng Kongreso. Isa siya sa mga nagtulak ng pagpapatas ng Internal Revenue Allotment or IRA ng mga lokal na pamahalaan na nagbibigay ng karagdagang pondo sa mga LGUs upang matugunan ang mga pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan at nasa likod ng tinaguriang Mandanas ruling. At ngayon ay Batangas Governor. Walang iba kundi si Governor Ermelando Dodo Mandanas. Hindi naman magaling yung nakuha namin yung artista eh. Bakit yung kinuha? Anak ko yun eh. Kasi anak ko. Hindi ako ay street photographer, professional. Pwede ba kitang picturean? Sige. Okay, go. Diba? More pa. Pati yung naman ako. Nasaan ako? Ito ay. Logs lang yun. Parang ang hirap ng huminga, di ba? Minsan, pakiramdam mo, hopeless na. Kaya dapat, ihayag ng saloobin, himayin ang hinaing, alamin ang pwedeng gawin. Mag-reality check tayo. We're in the sky! Kaya lumilipad na naman tayo.
Sino ba itong uupo ngayon sa ating iconic chairs? Finally, nag-guest na rin ako dito. He just canceled everything for you. Talaga? Ay, naku, nakakatuwa naman. Medyo kakaiba ang ating papasukin ngayong araw. The Goodwill Resort with the Goodwill cast. Woo! Tinur niya tayo sa kanyang bagong buhay. Mundo. Tamang-tama, pinag-uusapan sila ng lahat ngayon. Tiyo ka! Ayan na. Ayan na. Alam mo talaga siya, 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 no? Yes! Oh, tatlong buwan! Kinasal ka na! Yes! Ngayon natin malalaman ang totoo. So now, let's spill the coffee. Spill the coffee. Yes. And we're here at Net25. Ito ang tahanan ng Corina Interview. A great and dedicated public servant, a certified public accountant, a CPA by profession, and an investment banker. He is also a professor, a former congressman, and now the governor of Batangas, Governor Ermelando Dodo Mandanas. Magandang gabi po, Governor Dodo. Magandang gabi naman sa ating dati nating pinaka-chief presidential legal counsel na hinahangaan natin. Oh, salamat po. Eh, unang-una, bigyan nyo naman kami ng background kasi nakilala kayo because of the ruling that has your name on it, Mandanas ruling. Bigyan nyo nga kami ng background nito, Gov. Paano ba nagsimula ito? And bakit nyo naisipang mag-file ng kaso sa Korte Suprema? Nung una akong maging governor, siyempre kailangan alam natin yung local government code. Okay. Kung paano talaga maglingkod sa ating mga kababayan bilang governor. At nakita natin kung ano ang pinagkukunan ng pananalapi na pantulong natin para sa mga gawain at pananagutan na iniatas ng batas sa governor. Naging governor ako from 1995 hanggang 2004. So, nung una ako maging governor, nakita ko na yung kabahagi ng mga local governments. So, ang mga provinces, mga cities, municipalities, at barangay, yan iayon sa ating saligang batas. Ay kailangan na mayroong makatarungang kabahagi sa lahat na nakukolektang buwis ng national government. At kung magkano yon nakalagay, determined by law. Ibig sabihin, may batas na inaprubahan ng Congress at pinagtibay ng Presidente. Yun ang local government code. Eh, sa ilalim mo ng batas na yun, magkano sa ilalim ng batas na yun, ang bagay. Nung maging governor ako, ekwa na, 40% na. Okay. Ng lahat na, hindi naman lahat na buwis, kundi yun lamang national, internal revenue taxes. Ira. Marami tayong buwis eh. So, yun eh, 80%
ng lahat ng buwis. Dahil yung National Internal Revenue Taxes, kasama na doon yung income tax, yung ating value-added tax, yung VAT, yung mga excise taxes, pag nag-import, mga percentage taxes, documentary stamp, nakalista sa, kung tawagin natin, National Internal Revenue Code. Ngayon, lahat na makukolekta ng national government, ayon sa batas, 40% dapat sa LGU ibigay sa mga local government units. At yun, bawasan. Has to be released automatically. Hindi na dadaan dapat sa Congress. By law. By law. Automatic release. Hindi lang ordinary law. Constitution. Nasunod ba yung 40%? Yun ang naging problema. Nung maging governor ako, nakita ko, binabawasan ng national government at ang ginagawa, nag-i-issue ng memorandum. Meron talagang provision na ipinagbabawal yon. Magkano mo binabawas noong matuklasan niya? Noong una kong tinuklas, nakita ko, ang una ibinawas noong 2 taon lang na nakita ko. Ilang porsyento? Mahigit ng 60 billion. Ngayon, kinausap ko. Sino kinausap niya noon? Ang mga national government, DBM, halimbawa. At kinausap ko rin yung mga ibang governors. Kasi wala tayong magagawa. Sabi ko, hindi. Nasa batas ito eh. Ipaglaban natin. That was 2004. Walang sumama sa akin. Okay. Walang sumamang governor, walang sumamang mayor, walang sumamang kahit isang barangay captain o konsyalo. So, solo-solo, inihabla ko, bawal magbawas. Kaliwaliwanag. Anong giro yung ipinail niya? Ipinail ko yung mga third term ko na. Which was what year? 2003, 2002, okay. Ganon. Pero lumabas, end of 2003, lumabas na yung Supreme Court decision. So yun ang one unang, year lang, ha? One year lang. Mahigit na isang taon. Dahil napakaliwanag naman eh, na bawal. Siyempre, nung nanalo na, 60 billion, kasama ng lahat. Yun ang talagang Mandanas ruling. Wala akong kasama. Tapos, 2004, ipinaganap ng Pangulo noon. Sinong si President Gloria Macapagal Arroyo. Okay. In recognition of their, following the law, ipinaganap. Malaki, kaya ang ginawa, payable in 7 years. 7 years? Oo. So lumalabas, magkano per year ang binibigay? Well, divide by 7 na lang. 60, ang awa. Tapos, idinidivide yun sa mga local government. So, 2004, nagpunta na ako sa Congress, 3 terms. Nung second term ko noon, 2007, wait, teka muna. Chairman ako ng Ways and Means. So, nireview ko, nakita ko ngayon doon, marami pa pala. Marami pang? Hindi ibinibigay. Nakakita pa ako na marami pang withholding. Okay. Hindi binibigay. Siyempre, kinausap ko ulit ang DBM. Sagot siya, huwag na, nakaugalian na yan at talagang hindi bibigay lahat. Ang napansin ko naman doon, yung basihan, hindi mo maliwanag. Sabi ko, lahat ng national internal, hindi nyo sinasaman lahat. May mga koleksyon ng VAT, may koleksyon ng mga percentage taxes, mga kuwan, lalo na ang customs as agent of BIR, hindi ninyo sinasama sa kompetasyon. Hindi sinasama. Simula pa noong 1992. Di lalo lumaki. Lumaki. Naging 500 billion. Sabi, huwag na. Ang sagot pa sa akin, not to mention anymore the name of our DBR. Huwag na. Yan namang mga yung nakaugalian natin. Tayo nang gumamit. Sabi ko, labag sa batas yan. Malversation yan. Yeah. Pera yan ng tao na dapat gamitin ng local government para madali ang pagbibigay ng mga gamot, pagbibigay ng mga pagkain, ayuda, pagsusulong ng hanap buhay. So, basic services na nakalagay sa batas, nagagawin na. Kaya hindi magawa. Governor ako noon. Kaya hindi namin magawa noon. Anong ginawa niyo? Nung matuklasan niyo yung marami pa? Siyempre, kinausap ko muna. Okay. We have to exhaust
all administrative. Sa Congress, file ako ng bill. Ayusin ito. Sa hearing, hinarap ko ang COA. Eto, trabaho nyo ito eh. Hindi rin sumagot. Pagkatapos, nagkataon pa, tinanggal pa ako. As what? As chairman ng Ways and Means. Dahil? Itinanggal na. Eba, ipinaglalaban yung na kailangan doon ibigay lahat. Nung tinanggal ako, siyempre, inihabla ko na. At nag-resign ako doon sa partido. Liberal Party noon. Nag-resign kaagad ako. At inihabla ko. Tapos, 2018, okay. Naglabas na ng desisyon. Tama. Kaya 500 kailangan billion. Na, tama, isama na rin lahat na national. So 500 billion ang naging decision ng Cortes Suprema? Ang panahong yun, yung sa akin, kaagad hindi na ako nag-complain, maliwanag, hindi na ako nag-motion for reconsideration. Dahil hindi rin nag-file ng motion for reconsideration ang Solicitor General against my claim to include all national internal territory. Pero doon kitet, nag-file sila ng motion for reconsideration. Ano nangyari sa record niya? Lahat sila yung sa Supreme, yung sa Solicitor General at saka kitet, denied. So it became final and executory 2019. Yung 500 billion? Oo, 2019. Kung nanalo pala siya sa MR niya, hindi lang 500 billion, baka trillion na. Pero, titingnan mo, kung yung lang sa akin, dahil retroactive yun. Pero, teka muna, panahon natin. Go, Dodo, I remember, pumayag si Presidente Duterte noon eh. Pumayag siya. Bumigay. Dahil si President Duterte, dating mayor. Alam niya yan. At saka siyempre, abogado yung ang ating kagalang-galang na marunong. Uy, kung pumayag siya, ano nangyari? Sabi niya, hindi natin pwede ibigay, baka tayo mawala ng pera. Sabi ko, atin na itong malaki masyado. Atin na munang 30 years. Instead na 7, 30 years masyado muna. Para Duterte. Siyempre, okay naman. Pero ang problema, una, hindi naintindihan ng ating budget. DBM at saka Secretary. Noong lumabas, noong 2018, sabi, aba, matatagdagan ng ating budget. Kailangan tayo umutang. Matatagdagan ng ating utang. Sabi ko, hindi. Ang gagawin lang natin, hindi matatagdagan ng budget. Yung pera na ginagamit ng national, ibigay lang yun sa local. So, iisang bilao yan. Ang hatian, pagtamain lang natin, ibigay yung kahatian namin, pero hindi matadagdagan yung bilao. Hindi tayo uutang. Eh, ano na ang status ngayon, nung 1.3 trillion na yun? Nakapending pa. Gusto mo sabihin, not a single cent has been paid to the LGUs? Of the retroactive, wala. Hanggang ngayon wala pa ba? Hanggang ngayon. Bakit naman? Hindi ko, ako tayo naman, naunawaan naman natin. Bakit? 2020, COVID. Okay. Kaya ang ginawa nila, ang sa kuha na lang tayo magsimula, 2022. Kasi nakalagay naman sa batas. So nag-umpisa na, 23 na tayo. Under President Duterte, nag-increase. Okay. Nag-increase ang lahat ng LGU, 2022, under President Duterte. Nag-increase kami ng almost 280 billion. Ang Batangas, nag-increase kami ng 1.3 billion. Ang scholarship ko, napataas ko. Top to 300 million. Pinakamalaki sa buo. Ang aming pantulong, umabot din ng close to 300 million din yung mga pagtulong sa mga gamot. Sa mga, because alam mong malaki advantage dyan, kami nakakautang local. Hindi tumataas ang national debt. So, nagpagawa kami ng mga ospital, bumili kami ng mga equipment. So, malaking improvement talaga ng servisyo ng lahat ng LGUs because of this? Para sa tao. Yeah. Ha? Para sa tao. Ngayon, tungkulin na ng mga governor, mayors, at mga barangay na ipaabot dito.
Maliban dyan, Dodo, sa sinasabi mong programa, meron pa bang ibang programa na nagamit itong ano? Ano ho yun? Ginagamit natin ito, yun nga, pagbibigay ng ayuda. At ang pinakamasakuan, yung pagbibigay ng gamot. Kaya ipinaglalaban din namin ngayon sa Batangas ang napakagandang batas na ginawa ng panahon ni President Duterte. At ito, yung Universal Health Care Act, which is implementation ng local autonomy as regards to health. Yung health, kalusugan, dahil si Presidente talaga, Duterte, mahal talaga ang tao. Mm. Alam niyang mahirap na talaga, libreng paggamot para sa lahat, isinabatas. Ito, kahit kinontra ng mga DBM at Secretary of Finance, hindi na niya pinayagan. Ituloy natin ito. Mm. Yun ba sinasabi niyo yung services? Limited ba yun doon sa mga binanggit niyo? Scholarship, medicine? What about sa infrastructure? Siyempre, of course. Lalo na sa flood control. Alam mo, lalong-lalo na sa ating disaster mitigation. Dahil tayo, pag maliit ang kabahagi namin, lumiit, siyempre. Hindi binibigay lahat eh. Ngayon, ibinigay. So kaagad, napapagawa namin yung mga flood control. Yung mga gumuguho na ipagpapagawa namin. Kami, nakabili kami, nakabudget kami, 1,000 rescue vehicle. Meron pa ba kayong iniisip ng mga proyekto sa Batangas bago kayo bumaba as governor? Hindi. Ngayon ang ginagawa namin, nagpapagawa kami ng mga ospital, bumibili pa kami, para libreng paggamot talaga. Nagpapagawa kami sa tulong ng national ng, halimbawa, ang Batangas, nagpapagawa kami ngayon ng logistic hub, yung pier and warehouses. Okay. Binili namin ang idle asset ng national government. At dinidevelop namin. Tayo, ginawa natin, well, Department of Agriculture, ang Batangas ngayon, ang pinaka-gateway ng agro-industrial. Ang ASEAN, meron tayo ASEAN port, dinesignate na ng ating panahumpan nung huling buwan ni Secretary Lopez. Ngayon, Batangas, well, over these past years, kami naman ang nagbibigay ng Batangas lang, 30% ng power ng buong Pilipinas. Mm-hmm. Yung aming generation, mas malaki kaysa pangangailangan ng entire Metro Manila. Nag-generate kami 5,300 megawatts. Ang kailangan ng Manila, 4,900 lang at the peak. Ngayon, may ginagawa pa kami. Another 2005. Ito, we have the private sector behind us. Kami rin ang nagpo-produce ngayon ng yung mga ating mga langis, gasolina, aviation gas, kerosene. 60% ng buong Pilipinas sa Batangas dumadaan. Ang only petrochemical plant sa buong Pilipinas, starting with naphtha cracker, isa lang nasa Batangas. Ang ating transportation by sea, we're 3 times bigger than the Port of Manila. 3 times, ang dami ng taong sumasakay sa Batangas. Galing ah! We have to, ang aming Bureau of Customs, yan naman ang nakukolekta ng ating trade, di ba? Foreign trade. Ang pinakamalaking koleksyon ng Bureau of Customs, hindi na ngayon Manila International Container Port. Hindi na Subic, hindi na Port of Manila, Batangas ngayon. Sige, pa sa pagbabalik ko ng counterpoint, ito namang personal na buhay ni Governor Dodo Mandanas ang ating susuriin with his permission. Babalikan po namin ngayon. Direk, ba't naman din yung kinuha itong alaga ko? Hindi naman magaling yung nakuha namin artista eh. Anak ko yun eh. Si anak ko. Hindi ako street photographer, professional. Pwede ba kitang picturean? Sige. Okay, go. Pa? More pa? Anak ko. Nasaan ako? Ito ay. Logs lang yun.
ESPN, siguradong sagot namin ang mga impormasyong kailangan ninyong malaman sa araw-araw. Official nang bukas sa mga motorista ang NLEX Connector. Meron ba talagang alitan ang pamilyang De Gamo laban po sa Tevez? Our families have gone a long way, no? It's ang una talagang kasama or ally ni Governor De Gamo is ako at saka yung lolo ko. Nagtala ng maximum heat index. Nagsara po kahapon, April 3. Nako, may bagyang humina po ang piso. Kami na din ni Ali ang bahala sa pagsiyasat sa mga isyong kinakaharap ng bansa. Kung makita nila na meron namang sufficient basis, ay pwede silang magpa-issue sa International Criminal Court ng warrant of arrest. He was looking to blame. Binaon talaga siya, inilibing. Your question. So 12 years, I have done my part, Benson, and I know you are proud of me, in spite of the odds. Samahan niyo kami, Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. to 10 a.m. Dito lang yan sa Net 25. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Ngayon naman ay kikilalanin natin si Governor Dodo on a personal level. Gov, bigyan mo naman kami ng background, yung growing up years mo. Yung mga ginagawa ng mga bata nung panahon ninyo. Okay, nung una kong magkaroon ng malay, halimbawa, okay. Ang aking ama, nagtitinda, ang aking ina naman, ay nagtuturo. Teacher. Teacher naman. At kami noon, panahon namin, walang sapin ang aming paa pag kami napasok. Yung aming paaralan, ang sahig, lupa. Wala talagang lupa lang kami. So wala kayong sapatos noon? Wala. Walang chinelas, walang bakya. Nagsasapatos naman kami. Pag may okasyon. May okasyon. Ay, nung high school kayo? Nung high school, sa Batangas ko na. Sa Batangas City na. Hindi na dun sa aming barangay ako. Nagsasapatos na kayo nun? Nagsasapatos na. Nalisyudad na yun? Oo. Nagsasapatos na. Pero, kwan, nagbabiyahe kami ng jeep. Pero, pamasahe ko siyempre. Pamasahe lang ang pera. Pero may dala naman kaming baon. Kano ba ang pamasahe nun? 10 centavos. 10 centavos? Anong year yun? That was, I was in 60s. High school from 1955 60s. To 1959. 60s. Ilan ba kayo magkakapatid? Dalawang lalaki, apat na babae. Ako panganay. Okay. Ang aking ama, siguro nung nasa elementary pa ako, napapunta namang naging clerk messenger sa Philippine National Bank. Nagtayo ng agency sa Batangas. So napapasok naman siya doon. Kaya, yun, naging clerk messenger, pataas ng pataas. So medyo nakapag-aral na nga ako sa Batangas City. Nung bata pa ba kayo, hindi naman kayo pasabay? Well, mabait na bata ba kayo? Sumusunod sa mga utos ng magulang? Eh, siyempre, pasaway din naman. Sino yung batang, wala kami. Meron din mga kalokohan. Naglalaro kami sa dagat, pero... Basta sa paghapon na, pag sumutsot yung aking ina, lahat kami uwi. Sino ang disiplinarian sa magulang? Ay, siyempre ang ina. Nanay, tatay? Ang ina talaga, ang inay. Ano namang impluensya ng dalawa sa inyo? Anong nakuha niyong aral sa ama? Sa aking ama, yung pagiging masipag at talagang
mapagkalinga sa pamilya. Punta naman natin yung panliligaw niyo sa mga girls. Oh. Paano ba nakilala niyo yung inyong kabiyak? Yun namang misis ko, na-meet ko yun. Dahil nung governor pa ako, yung last term ko as governor, ang kanyang ina, governor din. Governor ng Marinduque, Carmencita Reyes, Ong Shaco Reyes. Noon, akong regional development council chairman ng Southern Tagalog, kasama pang Marinduque. Yun ang kabiyak niyo magandang babae, magaling, abugada pa. Abugada yun sa Pilipinas. Sa Amerika, abugada rin yon. Ang kasabay niya, ang ating first lady ngayon, si Lisa. At saka ano siya? Siya yung tipong caring sa tao. Naging congresswoman. Paano niya naman siya niligawan? Hindi. Walang ligaw? Siya nanligaw. Hindi ako naliligaw. Hindi ako naliligaw. Suddenly, biglang she passed away. How did you take it? Pati ako, na-shock ako nun. Dahil nagkita pa lang kami the week before. Yun. Biglang na lang namatay. Yun, very healthy, very good. Yun, nakuha niya sa pag-ikot namin, pinanangangampanya. Anong full name ni... Regina. Regina. Oh, Regina Ong Shaco Reyes Mandanas. Okay. Oh, nagkaanak ba kayo? Wala. But you miss her. Of course. Yeah. Now, in hindsight, meron ba kayong mga ginawa noon na hindi nyo gagawin kung na-realize nyo na dapat di ko ginawa? Meron bang ganun? Marami. Ah, marami? Oo. Pero ang dapat nating isipin, pag tayo natatapilok o nadadapa, bumangon lang tayo. Ah, okay. Huh? Anong pinaka... legacy na gusto niyong iwanan sa taong bayan, pag-alala sa inyo? Yung that nakatulong. Sa tao? Sa kanila. Kaya ako, simula na ako maging governor, hanggang ngayon, hindi ako tumatanggap ng sweldo. Lahat na binibigay ko. Oh, yes. Mula kayo na naging gobernador? Simula pa, oo. Oh. Saan ako napupunta yung sahod niyo? Sa mga scholarship. Ah, di ang dami nyo lang napatapos na mga estudyante. Oo, pero kulang pa rin. Magkano ba sahod ng gobernador noon at ngayon? Noon, siguro, nung una ko maging governor, siguro mga 80,000 yata. Ngayon, malaki na. Hindi ko alam. Ngayon daw, malaki na. Pero sabi ko sa sekretary, hindi ko naman tinatanggap. At yung bonuses, yun naman ibinibigay ko dun sa mga... Punto ko na yung bang mga job order namin. Mm. Dahil walang sweldo mga yun, walang benefits. Eh, sa ano kayo kumukuha ng operating naman, expenses nyo? May negosyo ba kayo? Pagpapala naman tayo. Don't forget, naging governor ako. Okay. 51 years old. Ako na ang naka... May investments na ako noon. May investments. Kaya ngayon, saan? Sa mga investment ko. Oh. Pero... Dahil you're an investment banker nga kaya pala. Kung nakakatulong ako sa iba, abay, dapat naman ipakita ko na meron din ako. Okay. I mean, you cannot help if you yourself isn't in a position to help. You cannot give what you do not have. Yes. Now, meron na tayong fan segment dito. Bibigyan ko kayo ng emojis. May lalabas niya sa screen ng mga larawan. Okay. Bigyan nyo ng reaction sa pamamagitan niya. Ipakita nyo sa screen ang reaction. You can add remarks if you want. Para sa Facebook. Yes. Ating unang larawan ay kay... Siyempre, kaagad. Bakit? Si Vilma Santos, dating gobernador? Dating gobernadora ng Batangas. Dating kongresista. At fan ako ni Vilma. Pinanunod niyo siya. Fan niya dahil the way she behaves when it comes to public service. Okay. At talagang may puso para sa tao. Alright. Next photo. Of course, tayo dyan sa kanya. Teka, ano pa ba meron dito? Presidente, BBM. Kay BBM. Ganyan tayo dyan. Thumbs up. Thumbs up tayo. Dahil talaga namang sinisikap niya. At alam ko naman yan dahil, sa totoo lang,
malaki ang pagkakaiba ni Bomo. Nakita ko sila eh. Dahil sabi ko nga, nung panahon ni President Marcos, ako, Minister Counselor ni Kokoy, ambassador sa US. Si President naman, Special Investment Negotiator ako sa China. Si Mrs. Marcos, ako yung kanyang may hawak ng corporate arm na human settlements. Ano? Ganun pala kayo ka-involved noon? Of panahon ng mga Marcoses? Ako ang general manager ng Human Settlements Development Corporation. Natulong ako sa core team na nagtayo ng Pag-ibig ng mga housing. Okay. So yung and yung also the improvement of PGH. Yung pangatlong photo natin, kilala nyo rin to. Oh, yan. Naku, eh hindi ganyan yan. Eh pwede, tayo pwede yung ganyan, ano, ganyan. Pwedeng gamitin lahat siya. Oo, at saka talagang hanga tayo dyan. Sa kanyang pagmamahal sa bayan. Yun ang, doon ako hanga. Believe ako dyan. Okay, so next photo. Ano ba ito iba pa natin? Si Vice. Si Vice ba yan? Governor Mark. Bilang Vice Governor, yeah. Okay naman si Mark. Huh? Matagal ba siya naging Vice Governor niyo? Well, ngayon, on the second term na kami. Okay. Nung first term ko, nung pagbalik ko, siya ang kalabang ko. Oh! Oh, siya ang number two nung sa eleksyon. Kasi sabi ko nga, Governor ako for 3 terms, Congressman ako for 3 terms, tapos 2013, 7th term ko, nag-sabbatical na lang ako. Tinulungan ko yung asawa ko sa pangangampanya sa Marinduque. So, nanalo naman siya. So, noong 2016, bumalik ako bilang governor. Andang-anda na pala yung maging gobernador pag wala na kayo. Dahil nag-vice governor. Pag ito sa susunod, hindi ako makikialam sa politika. Sa local sa Bacuan. Dahil sa totoo lang, yung mga mayors, mga governors at mga barangay, pati naman ang mga dati natin pangulo, President Duterte, si PGMA, okay daw na mag-senador ako. Sabi ko, tingnan natin. Ano ang partido niyo? Ang partido ko, PDP Laban. Kasama ako ni President Duterte. Anong susunod na photo natin? The love of your life. Yes. Oh. Anong ilalagay mo niyan? Ay, syempre, lahat-lahat na yan. Ito na. Lahat-lahat na hindi lang ito. This is an understatement. At kung meron pa tayong pasalamat... Eh, ano bang endearing quality na gustong-gusto niyo sa kanya? Describe her. She's one. Siguro talagang malapit sa Panginoon. At talagang masigasig, masayahin. At ganun din, yung pagmamahal sa kapwa nandoon. Yung talagang inahangaan natin. Okay, maraming salamat, Governor Dodo. It has been a productive discussion. Nakita ko natin kung anong mga ginawa nyo. And because of that ruling that you initiated, malaking naibigay na tulong sa LGUs at nagkaroon ng magandang serbisyo sa publiko. Sa totoo lang, Sal, ang tinutulungan natin yung ating mga maliliit na kababayan. Sa larangan ng kalusugan, sa pagpapaaral, dahil kailangan natin talagang tingnan ang kinabukasan. At ganoon din sa hanap buhay, pagbibigay ng hanap buhay. At dito, at yun nga, pag mayroong mga sakuna. At ang gusto natin talaga, inclusive, hindi ikaw maiiwanan. Yun lagi kong sinasabi sa ating mga... Okay. Hindi ikaw maiiwanan. Maraming salamat, Governor Dodo, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon na kayo'y maging guest dito sa programa natin. Babalik po ang Counterpoint after a few reminders. Three and
NFTs or non-fungible tokens have been ringing the digital world louder than ever. Astonishing as that is, already here in the Philippines, an innovative company has successfully combined the values of NFTs and online selling of sneakers. In this episode, let's get to know more about Finn Cotton's success as an NFT project and how it has paved the way for multiple streams of investment. Paul De La Fuente, owner and CEO of Finn Cotton, is joining us to give us a sneak preview of his journey as Web3 and NFT enthusiast, combined with his love for sneakers as he opens for business. We sell representation, we sell lifestyle. That's why people resonate with our brand. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Magandang araw, magandang araw. Magandang araw, magandang araw. Magandang araw, magandang araw. Magandang araw, magandang araw. Any time of the day, it's super saya. Lalo na kung si Ara lagi mong kasama. Magandang araw, magandang araw. This portion is brought to you by RJK Services Manpower Agency Corporation. Hindi ko inahadlang yung sarili ko, hindi ko tinitignan ang sarili ko na bilang PWD. PWD lang tayo sa pangalan, pero tao pa rin tayo at kaya pa rin nating lumaban para sa sarili natin. Ako po si Mark Vincent Aguilar, 22 years old, from Angono, Rizal po. 2011 po, nagka-bone cancer po ako. Hindi ko po masyadong iniinda nung una kasi nga po, bata pa po ako, puro pa po laro, puro masasayang bagay na naisip ko, tapos hindi ako napapalagay pag wala yung magulang ko, ganyan. Pero nung medyo tumagal-tagal na ako sa ganung sitwasyon, minsan kasi kadalasan pag umaalis yung parents ko, naiiwan ako mag-isa sa ospital, naisip ko bakit ako nandito, bakit sa akin pa nangyari to, ganun. Bakit hindi na lang sa iba, ganun. Hindi mo maiiwasang maisip yung ganun eh. Pero para sa akin na lang, tinanggap ko na lang na kahit anong mangyari sa akin, may mga pangarap pa rin ako eh, kahit nung bata ako. Nagsisimula yung mga pangarap ko eh. Tutuparin ko pa rin hanggang sa lumaki ako, kahit ganito na ako, amputated na ako, gagawin ko pa rin yung mga gusto kong gawin. Yung mga brother ko po, kasi older brother ko po, nag-basketball po sila, so madalas po ako nanonood sa kanila. Tapos tuwing napapanood ko po sila, na-amaze po ako. Then, yun po yung time na amputated na po ako. Gusto ko rin matuto, gusto ko rin itry. So, tinry ko po mag-basketball na nakasaklay po ako. Then, tinry ko po makipaglaro sa mga normal na mga athletes, mga basketball player lang sa amin. Then, usually, napapansin ko na hindi naman ako nag-i-improve sa ganong aspeto ng klase ng basketball. So, hanggang sa dumating po yung one day na may nag-introduce po sa akin sa wheelchair basketball. Yun po yung sa Marikina po. Nagsimula po ako maging training pool nung 2017 po. Ang una ko pong nasalihan na kasama po yung national team mismo po, yung men's team po, is yung sa Phuket, Thailand po. Nung last 2022 po. Nung 11th ASEAN Para Games po sa Indonesia po, may kinalaban po kaming Thailand, Cambodia, at saka po Indonesia, yung host country po. Nung gold medal match po, kami po nagharap Thailand po, tsaka Philippines po. Nakakamit po kami silver po. Ngayon taon po, pinagandaan po namin yung ito nga lang po, yung nangyari nga lang po last week na nakakuha kami ng bronze medal sa AOZ IWBF Wheelchair Championship AOZ Qualifying Tournament 2023 po para sa Asian Para Games Hangzhou, China po. Ito po, pinagandaan po namin ngayong June 3 to 9, yung 12 ASEAN Para Games po na gagawin naman po sa Cambodia po. Being a cancer patient po kasi is mahirap maging malakas yung pangangatawan, lalo 2 years kang bedridden, ganun. And konting kilos mo lang, nahihilo ka, nangihina ka, ganun.
So gusto ko po na ibalik po yung dati ko pong lakas ng katawan. So tinry ko po na mag-training din hanggang sa nagsumikap po ako, hanggang sa makapasok po ako. Then ang kinuha ko po kasi dito yung athleticism po para po yung katawan ko hindi lang malakas, kundi matatag din para sa mga hamon sa buhay. Just hindi po ako lapitin ng sakit kasi po yung immunity ko po nabuboost po din. Yung athleticism ko po nabibuild up ko po. Tsaka ang gusto ko po rin dito sa wheelchair basketball po kasi lahat po kami, PWD, wala po kami naiiba sa amin. Kung ano po yung tingin ng isa't isa sa amin, yun din po ang tingin namin sa isa't isa. At kung meron man pong may kailangan ng tulong, lahat po kami nagtutulungan po. Ako po si Vernon Perea, ang head coach ng national team ng wheelchair basketball natin, ng men's team and women's team. I've been handling the team since 2009, yung men's team, una naming pinorm noong 2009. Although it is also a basketball, yung sport ng basketball, it is different from the able-bodied basketball that we all know of, ano. Lalo na sa recruitment, kasi sa able-bodied basketball, any time of the day, magpatawag ka ng tryout, maraming darating kasi maraming nakakaalam ng sport. Pero dito sa wheelchair basketball, hindi ganon eh. So what we're doing is to invite yung mga may kapansanan and check kung ano yung classification nila, kasi sa wheelchair basketball merong iba-ibang classification. If yung classification nila fits our requirement, doon pa lang namin sila tinuturuan para maglaro ng wheelchair basketball. Kasi wala ka talagang makukuha na marunong na mag-wheelchair basketball. Para sa wheelchair basketball kasi, lahat ng mga may problema sa kanilang paglakad, sa kanilang mga paa, sa legs, eligible maglaro ng wheelchair basketball. So, meron tayong mga amputees, merong mga may problema sa spinal cord nila, merong mga polio victims, mga iba-ibang disability tungkol sa kanilang lower extremities. So, pwede lahat yon. Si Mark, or si Marvin as I call him, Mark Vincent, one time we have our national games noong 2017 yata, I think, or 2018. Pumunta siya sa Marikina, doon ginaganap yung national games. So, nung makita ko siya, kinausap ko siya, tinanong ko kung ilang taon and kung gusto niyang matuto ng wheelchair basketball. So, sabi niya nung una, wala siyang interest kasi hindi naman yung talaga yung pinunta niya ron. Pero sabi ko, dyan ka lang, manood ka lang. Then, after that, tignan natin kung paano yung, ano yung magiging pagtanggap mo dun sa sport ng wheelchair basketball. Then, tsaka tayo mag-usap. From that day on, lagi na kami magkausap, tapos in-invite ko siya, nagkaroon ng chance na maisama ko siya sa national pool. Tinrain ko siya, tinuruan ko from scratch kasi siya, syempre, kagaya nga nabanggit ko kanina, talagang from zero lahat sila. So, nung matuto na siya, nagkaroon naman ng international Asian Para Games, Asian Youth. So, pasok yung age niya, so sinama ko siya rin sa lineup hanggang sa ngayon, kasama na siya rin sa ating men's team. Para po dun sa mga atleta muna, or dun sa mga batang may kapansanan, mapababae man po kayo or lalaki, huwag niyong isipin na wala na kayong magagawa sa buhay. Huwag niyong isipin na hanggang dyan na lang kayo kung nasa loob kayo ng bahay, hindi na kayo pwedeng lumabas. Nandito po ang wheelchair basketball team, handang tumulong sa inyo at ini-invite kayo na magpunta sa amin. At pagtulong-tulungan natin may upgrade yung inyong paraan ng pamumuhay, maging masaya kasama ng ating mga national players at maging kapakipakinabang at maging inspirasyon sa lahat ng mga kagaya natin. Ako po nananawagan sa inyo, lalo na yung mga bata pa, sa darating na 2025, magkakaroon po tayo na another Asian Youth Para Games na gaganapin sa Uzbekistan. So kailangan po namin ng mga lalaking bata na nag-iedad na mga around 20 years old na magpakita po kay sa amin, na tuturuan po namin kay maglaro. Who knows, baka ito na po yung chance nyo na maging representante ng ating bansa at maisuot yung ating Philippine jersey at lumaban para sa ating bansa. Sa mga katulad ko po na PWD po, na is either amputee or wheelchair users po, o kaya some of the PWDs na bedridden po, magtiwala lang din po kayo sa sarili nyo na hindi nyo po dapat kakalimutan na buhay pa rin kayo. Sa awa ng Diyos ay nandyan pa rin po kayo. Hindi po kayo pababayaan ng Panginoon, at as well as yung pamilya nyo nandyan din po, at yung mga kaibigan nyo. Maraming nagmamahal sa'yo. Kaya ako nga sa sarili ko, kahit isa lang pa ako, natututo akong tumayo sa sarili kong pa. Dahil hindi ko hinahadlang yung sarili ko, hindi ko tinitignan ang sarili ko na bilang PWD. PWD lang tayo sa pangalan, pero tao pa rin tayo at kaya pa rin nating lumaban para sa sarili natin.
This portion is brought to you by Quezon City Motor Vehicle Inspection Center. Nagbabalik ang Lutong Daza dito sa Net 25. Ako si Sandy Daza. At ako naman si Papi Daza. And we are the Cooking Cousins. Asahan nyo ang mas nakakatakam na mga recipes, mas malakas na halakhakan. At tawag ko rito put-put eh. Put-put. At syempre mga celebrity guests na game na game. Express the word. Kita-kit sa kusina. Lutong Daza, Saturdays, 11 a.m. sa Net 25. Panalo tayo pag together, walang talo pag together, let's get together sa Net 25. Abangan mo ang bardagula ng mga taragamers na matadero na tadunat sa kasiyan at kulitan ngayong linggo ng gabi. Sabi ko sa kanila, pag nahihirapan kayo or kabado kayo, tingnan nyo na lang ako para kalmado kayo. Mga matadero yan, magpapadadala dyan. Alin sa mga nabanggit na internal organ ng katawan ng tao ang pinakamabigat? Stomach. Malaki kang kulit. Binase mo sa sarili mo yata. And this is Tara Game! Agad, agad! Level up! Ikwenta po yung binigay nyo. Chocolate nyo po, dalawang turon, tsaka dalawang cheese stick. Ano sa Tagalog? Peanut butter. Oh no! Honey po! Express delivery po! Ah, wala po, libre lang. Meron po akong tanong. Yung may mga kotse, dapat nagara. Ayan po. Magbabaga na naman. Kilala niyo ba? Joey. Hindi ako si Joey. Si Joey manalo ako. Oh, no. It's Biro only. Sa Net 25. This portion is brought to you by Toyota. Move your world. Capping the night, I will leave you with this line from American founding father and the principal author of the Declaration of Independence, Thomas Jefferson. The strength of democracy lies not in the centralized power of the national government, but in the vitality and diversity of its local communities. Join me again next week as we engage with some of the country's most interesting, influential, and controversial personalities. I am Salvador Salpanello, and this is Counterpoint. This program is...